commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued crisis niyo dyan sa area? Kaya nga. Sir, we are not preventing them. Sinungaling ka. Huh? We are not preventing them. Mismo nga mga missionary, hindi mo pinapapasok. With their... Mission yeah, Tagaki OGC? Kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Kaya nga. Hindi ako papasok dyan. Ito, sira ulo ka? Ako teacher, hindi ako komportable na magkaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And kaya, I think we know who he is. Because kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yeah, karapatan ng mga tao na nasaan na. Yung mga tao na nakatira dyan. Oh, gag. So you will continue to stay. Ito eh, tarantado. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung mayroon naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandiyan siya sa loob. Alam mo, Nick, may otos yan. Right now, ayaw na nilang umalis. However you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung losing end ka talaga, days of occupation Tori. Of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy. I think, it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubok na kami dito, tuloy-tuloyan na namin ito, sir, dahil napasubok na kami. Hmm? You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubok na kayo dyan, kahit hindi nyo nakikita, si Pastor Kibuloy, tuluyan na lang ninyo, ayaw na ninyong umalis. Alam mo, kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. Diretsuhin mo na, bato. We are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na impormasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo. Arrestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. I am appealing to you in the name of humanity. Please, be human enough. Correct. To consider. Demonyo kasi yan eh. Kaya walang naramdaman yan eh. Ano kayang hinahabol please niya eh? Please, be human enough. Baka hinahabol yung posisyon niya, pera. I cannot give you a direct order. Although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order. Otherwise, it will be a legislative overreach. I am not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation, how to do things properly in the name of humanity. Not only that, it's illegal lahat ng pagtira nila dyan, mga hinayupak na yan. Magiging normal ang buhay nila, magiging normal ang buhay ninyo kung babalik kayo. Then kung meron na magiging informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan, tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons
to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying, because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. I found it crazy. Validate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayo informasyon, okay, that's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Walang bas-bas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayong umatras. I am giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat, you can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Turing, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area armed with the warrant of arrest. After 13 days, hindi pa nyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy niyo pa. Diritsuhin mo na, napalayasin na, illegal, lahat ng ginagawa. I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please. Listen to these people. Mr. Nako. President. Si isa pa yung bangag. Ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only